Guys, na-try nyo na ba kung paano gumawa ng baked sushi? Nako, kung hindi pa, tara, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng easy baked sushi. Bali, gagamit ako dito ng 5 cups ng rice. Ayan, bali, madami yung gagawin ko kasi marami kami dito sa bahay at palagi kami nag-crave dito sa baked sushi. Mas maganda pala kung bagong sign yung gagamitin nyo para malambot pa siya at maging masarap din yung rice mixture natin. Para sa rice mixture naman, naglagay lang ako ng 1 tablespoon ng sugar, 5 tablespoon ng vinegar, kahit anong brand naman ay pwede, mas masarap nga lang kung meron kayong rice vinegar. Last ko na mailalagay itong furikake. Itong sa akin ay nabili ko lang sa Shopee. Kung wala naman kayong mahanap, pwede naman din kayong mag-DIY. Sa pagdi-DIY naman ng furikake, magbusa ka lang ng sesame seeds sa walang mantika. Tapos gupit-gupitin mo lang yung nori sa maliliit na pieces at konting salt at meron ka ng instant furikake kung wala kang mabilan. Naglagay lang ako dyan ng 2 tablespoon at minix-mix ko lang. Tapos ifa-flat na natin siya dun sa mismong pagbebake natin. Tapos kapag ka alam mong flat na, iset aside na natin yan at gagawin naman natin yung toppings. Munti ko nang makalimutan. Naglagay pala ulit ako ng furikake after nung rice pero yung manipis na layer lang. Sa paggawa naman ng toppings niya, gagamit ako dito ng 3 ingredients at una na nga dito yung cream cheese. Mas masarap pala kung itong brand yung gagamitin nyo dahil na-try ko na to na ilang beses at ito talaga yung nagustuhan ko. 225 grams to at ilalagay ko na yan lahat. Gagamit nga din pala ako dito ng 1/2 cup lang ng Japanese mayo. Tapos konting salt lang, mag-add na lang kayo kung kulang pa sa inyo yung alat. Kung gagawa pala kayo ng baked sushi, mas masarap kung lalagyan nyo ng sesame oil dito sa mixture ng cream cheese. Sayang nga at naubusan kami ng sesame oil, hindi ko tuloy malalagyan. Yung iba hindi naglalagay ng cream cheese, so bakit ba ako naglagay ng cream cheese? Nagbibigay po siya ng konting sipa ng asim at konting sipa din ng alat, so masarap po talaga yan kung maitatry nyo lang. Para may choices pala yung kakain, naglagay ako ng 2 magkaiba na toppings. Ito na nga yung una kong toppings, itong pink salmon. Kung wala naman kayong mabilan ng ganito, pwede kayong gumamit ng tuna flakes in oil. Isalaan nyo lang yung pinakasabaw niya. Nung naduro ko na yung salmon, hahaluan ko na yan ng cream cheese. Bali yung cream cheese pala ay hahatiin ko lang sa 2 dahil 2 nga yung toppings natin. Next naman na gagawin kong toppings, itong crab meat. Bali hiniwa ko lang siya sa gitna at hinimay sa maliliit na pieces. Yan nga pala ay nabili ko lang sa palengke. Isang pack yan at nilagay ko na yan lahat. Mas marami kasi, mas masarap. Nung okay na, hinalo ko na din yan sa cream cheese. Tapos huwag nyo kakalimutan tikman para maging masarap din yung kalabasan ng baked sushi nyo. Nung natapos ko na yung 2 toppings, ifa-flat ko na yan dito sa rice mixture natin kanina. Pag gumagawa kami ng baked sushi, palaging 2 toppings yung ginagawa namin para nga may choices at madali lang din naman gawin. Pagkatapos ko naman ma-flat mabuti yung toppings, nilagay ko lang yung tirang furikake kanina, nilagay ko na lahat yon. Nung matapos ko na ilagay lahat, gagarnishan ko lang yan ng Japanese mayo at isasalang na yan sa oven ng 25 minutes. Habang iniintay naming maluto yan, hinanda ko na itong nori at lahat nga kami dito sa bahay ay excited nang matikman yan. Pero sigurado naman akong masarap yan. Habang naluluto nga, napakabango ng amoy kaya itong si Ate Talia ginutom na. At after 25 minutes nga na paghihintay namin, ayan at luto na. At sakto-sakto din yung pagkakaluto niya ng 25 minutes. Kapag kasi na-over ito, hindi na maganda kaya okay na yung 20 to 25 minutes lang. At syempre, kain na na. Una natin tikman itong crab meat. O diba, parang napakasarap, pero masarap talaga yan. Tapos, ito naman yung salmon. Ay panalo! Kung ganito yung pagkain mo araw-araw, mananaba ka talaga. Kung matitikman nyo lang sana, oh. Sa isang lapa ganyan, naubos namin lahat yan. Kaya kung gusto mo din ng ganito kasarap na baked sushi, sundan mo lang yung recipe na yan. Lang guys, sana inatakam ko kayo sa video na to. Thank you so much for watching. Like and share for more videos.